Congratulations po sa lahat ng mga bagong graduates sa elementary, high school, pati na siyempre yung mga nagtapos ng kolehiyo. Lalo pat hindi biro ang kanilang pagsisikap, makapagtapos lang ng pag-aaral. Kaya't mas lalong kahanga-hanga ang ipinakitang determinasyon ng ilang mga estudyanteng may special needs o mga learning disability para mapagtagumpayan ang mga hamon sa kanilang edukasyon. Narito ang report ni Salima Refran. Gusto ko rin po makatulong sa pamilya ko po. Larawan ng isang masayang graduate ang 17 taong gulang na si Tintin. Higit isang dekada niyang binuno ang grade school. Isang special child si Tintin. Bukod sa maliit na pangangatawan, nakipaglaban din siya sa biliary atresia, isang pambihirang sakit kung saan wala o barado ang baldak sa pagitan ng atay at small intestine. Ang taning sa kanya ng mga doktor, 2 taon. Mabuti na lang at naoperahan siya. Yun nga lang, almost 1 year po, labas-masok po kami sa hospital, tapos nasa taas po ang antibiotic ang ginagamit niya. So baka yun po ang naging side effect ng mga antibiotic na na-take niya. Dahil sa kanyang kalusugan, hindi inakala ng pamilya ni Tintin na makakapagtapos siya ng pag-aaral. Ilang ulit siyang nahinto bago nag-enroll sa Special Education o SPED ng Department of Education sa lungsod ng Pasay. Di nagtagal, napasama si Tintin sa 8 SPED pupils na nagtapos sa P. Villanueva Elementary School, kasama ang 80 pa mga mag-aaral. Sa pamamagitan ng kanilang kakayahan, ang mga guro ay nagkakaroon ng strategies na tinatawag na sa ganun ay maging angkop ang mga gawain ng mga guro ayon sa kanilang kakayahan. Di man nakapag-uwi ng medalya tulad ng kanyang 3 SPED classmates, mas mahirap naman ang pinagdaanan ni Tintin. Sabi nila, ano po, bakit ganito po ako? Ako lang po yung naiiba sa nila. Tapos tinatanong nila minsan kung sino yung mga magulang ko. Kasi ako lang po sa kanila lahat ng magkakapatid na maliit lang po, hindi po lumalaki. Isa lamang si Tintin sa halos 200,000 estudyanteng may special needs na naka-enroll sa 231 SPED centers sa ating bansa. Libre edukasyon, yun nga lang, mga ilan-ilan din lang ang mga SPED teachers na may kapasidad na tumutok sa mga estudyanteng may special learning needs tulad ni Tintin. Para rin din po to sa magulang ko, kung susuko po, mababaliwala lang po yung mga gusto kong makamit para sa magulang ko at gusto nilang makamit para sa akin. Sa pagbibigyan nila ng pangunawa, sa pagtrato nila ng tama, na kumbaga sa ano pagka na naglolo ko o sinusumpong, iniintindi nila, inuunawa nila. Sa ganun po kami nakakakita ng pag-asa na malalaki yung mga anak namin na normal din, makakaramdam sila ng magiging normal din sila. Malaking bagay para kay Tintin at sa kanyang mag-anak na kabilang siya ngayon sa 2011 graduates. Hangad nila na way maging inspirasyon para sa iba pang kabataan ang pagiging masigasig ni Tintin. Hindi naging hadlang ang kanyang kalagayan para magpursigi siyang makapagtapos ng pag-aaral. Salima Rafran, GMA News.